first lesson for HEMA 1 will be about disorders of iron kinetics and heme metabolism. So yung mga anemias associated with iron and heme, these are categorized as anemias of impaired production. Impaired production dahil kulang or there is lack of raw materials. Raw materials for what? For hemoglobin assembly. So there are four classifications under these disorders, which are: number one, iron restricted anemia. Next is sideroblastic anemia. Next, porphyrias or blockage of protoporphyrin production. And lastly, hemochromatosis. So number one, yung iron restricted anemia, yung iron ang kulang. So yun yung limiting factor niya. Meron pa siyang two types, which is yung IDA or iron deficiency anemia and yung ACI or anemia of chronic inflammation. Next is sideroblastic anemia. This is due to inadequate protoporphyrin, resulting to reduced production of heme. Kasi ang heme ay composed of protoporphyrin ring and iron. And sa number 3 naman, porphyrias, this is caused by blockages in the protoporphyrin production. And lastly, yung hemochromatosis, iron accumulation. So, yung first na i-discuss natin is yung iron-restricted anemia. Then, yung dalawang iron-restricted anemia, which are iron deficiency anemia and ACI. Yung first muna is yung iron deficiency anemia. Yan. Nilipat ko pala dito yung sinulat ko kanina. Wait lang. Para mas mabasa nyo siya. Disorders of iron kinetics and heme. Yan. Ito yung kaninang nakasulat. So you can screenshot this or copy it in your notebooks. Okay, so okay na tayo dito. Burahin ko na po. So sa first type of iron restricted anemia, which is iron deficiency anemia, meron tayong four possible causes. So, number one is inadequate intake. So, dito sa inadequate intake, yung mga erythron, they are starved for iron. Iron. So, kung matatandaan dun sa iron kinetics lecture natin, there is daily loss of iron, which is 1 milligram. 1 milligram ng iron ay nawawala. Ito ay everyday. So, paano siya nababawasan? Through skin, descomated skin, and intestinal epithelium, muscle epithelium. So, yung 1 mg na nawawala palagi, kailangan siyang mapalitan through diet para ma-maintain yung iron balance ng katawan. So, kapag hindi mo napapalitan yung daily loss na 1 milligram, magkakaroon na iron depletion. So, yung storage iron depletion. And then, syempre, babagal yung RBC production, which will lead to anemia. Okay? Kaya
Okay, so again, yung first cause ng IDA is inadequate intake. Paano nagkakaroon nun? Tandaan na every day nagkakaroon ng loss of 1 mg of iron. So, need natin yun mapalitan in order to maintain iron balance. So, saan mo makukuha yung pamalit mong iron? Through diet. Okay? So, dapat meron kang intake ng iron. Okay, so yung next naman na cause is yung increased need. So, dahil nag-expand yung erythron, kailangan madagdagan pa lalo yung supply natin ng iron. Kasi hindi na adequate yung mga iron na nakukuha natin sa diet. Okay, so again, iron intake is inadequate to meet the needs of the expanding erythron. So, ito yung case kapag yung mga yung children lumalaki, so rapid growth, kaya infancy, childhood, adolescence. At saka pregnancy. So sa mga cases na yan, meron kang increased need for iron. Okay, number 3 ay impaired absorption. So nakukuha mo naman ng tama yung iron na need mo for diet, kaso nga lang hindi na-absorb ng intestine. One example is malabsorption or celiac disease. Hindi na-absorb yung iron na needed ng katawan. Next, pwede din namang may mutations of iron regulatory proteins. Example, meron kang mutation sa matriptase 2. So, kapag meron kang mutation dun sa matriptase 2 na protein, there is persistent production of hepcidin. So, kung maaalala nyo dun sa iron kinetics lecture, yung hepcidin, ito yung nagpe-prevent ng iron absorption. Prevent iron absorption. So, kung may persistent production ng hepcidin, bababa yung iron absorption, bababa yung levels of iron. Kaya possible na magkaroon ng iron deficiency anemia. So, yung last cause is yung chronic blood loss. Ito yung loss of small amounts of heme iron from the body over a long or prolonged period. So, pwede siyang magkaroon ng IDA kapag repeated blood donations. Tandaan na ang interval dapat for blood donations is 3 months. Kaya naman, chronic hemorrhage and hemolysis. So, yung mga cases na yan will lead to chronic blood loss and then eventually iron deficiency anemia. Iron is distributed among 3 compartments, which are yung storage compartment, transport compartment, and yung functional compartment. So, yung storage iron, review lang, ito yung ferritin na nakikita sa bone marrow, macrophages, and liver cells. Yung transport naman, yun yung transferrin. And yung functional compartment, ito yung hemoglobin, myoglobin, and cytochromes. So, meron pa yung iba na na-mention dun sa iron kinetics lecture. Pero basically, ito yung mga main. So, yung hemoglobin, ferritin, at hemosiderin, tatandaan, sila yung nagko-constitute ng 90% of total distributed iron. Again, hemoglobin, ferritin, and hemosiderin constitute 90% of total distribution of iron. Yan. So, on the right side of your screen, may kita niyo yung illustration. Yung illustration na yan, yan yung development of iron deficiency anemia. So, dito sa pinakauna sa left, yan yung normal iron status. So, normal iron status continues for a time. So, pababa siya ng pababa. So, pag nag-continue yun, yung pagbababa na yun, ng storage compartment ng iron, doon na madedevelop yung stage 1 ng IDA, which is yung storage iron depletion. So, unang mauubos yung
iron storage compartment. Okay, so again, dun sa stage 1, there is progressive loss of storage iron. Pero yung RBC production at saka yung development, normal pa din siya dito sa phase na to, dun sa stage 1. Ang unang bababa na levels ay yung serum ferritin. Again, serum ferritin kasi yun yung storage iron eh. So, aside dun sa serum ferritin na bababa, makikita nyo rin siya dun sa staining ng bone marrow specimen. Kapag nag-stain ka ng bone marrow, makikita nyo din na decrease yung levels ng iron. Okay, so, makikita nyo dito sa values, dito sa bandang baba, decrease na yung ferritin at nag-i-increase na yung STFR, which is the soluble transferrin receptor. So, next, patuloy ng pababa, mauubos na or may exhaust na yung storage pool iron. Okay, so makikita nyo dito sa picture, wala na siyang storage compartment ng iron. And then, pag tiningnan yung laboratory findings, yung hemoglobin ay normal pa rin. So, yung anemia ay hindi pa rin evident. But yung RDW ay magsistart ng mag-increase. Kasi yung mga maliliit na RBC, nare-release na din siya. So, meron ng anisocytosis. So, additional na lab findings, yung FEP, mag-i-increase din. Kasi nag-accumulate na siya. Without iron to complete heme formation. Nag-accumulate lang yung FEP. So, increase pa din yung STFR, soluble transferrin receptor. Bakit? So, para itry niya na mag-capture ng mas maraming iron. So, pag tiningnan mo rin sa bone marrow, Prussian blue staining, wala ka nang makikitang iron. And yung findings for iron, mababa. TIBC, mataas. Ferritin, mababa kasi nga na-deplete na yung storage compartment. Nagsisimula na ding bumaba yung transport compartment. So, ano ba ba? Ito, hemoglobin content of reticulocytes will also be decreased. Okay, dun sa stage 3 ng IDA, or tinatawag natin na frank anemia, dito na magsa-start na bumaba yung hemoglobin and hematocrit. So, makikita nyo dito na decreased na yung hemoglobin. Ibig sabihin, nakaka-experience na yung patient ng symptoms of anemia, which are itong mga ito. So, weakness, fatigue, shortness of breath, and pallor, ito yung mga common na symptoms for anemia. Yung other symptoms, glossitis, or sore tongue, angular callosis, inflamed yung cracks, or inflamed yung corners of the mouth, choilonychia, spooning, tandaan nyo to ha, spooning of fingernails. Yung pika naman, cravings for non-food items. Ano-anong items? Example, dirt, clay, starch, at ice. Pag sinabi namang pagophagia, ito na mismo yung cravings for ice na. Ito in general, yung pika, non-food items. Pag pagophagia, ice. Cravings for ice. Findings for frank anemia or stage 3 ng anemia. So, dito sa stage 3 anemia, ganun din. Syempre, mababa na yung iron, mataas pa rin yung TIBC, mababa pa rin yung ferritin, mataas STFR, and mababa yung hemoglobin content of reticulocytes. Saan lang na iba? Dun sa may hemoglobin part, which will be decreased na din. Kasi dito nga, nagsistart makita yung symptoms ng anemia. So, kung ma-observe nyo dito sa ano sa table and dun sa discussion, pwedeng magkaroon ng iron deficiency while appearing healthy yung patients. Kasi, hindi mo pa makikita yung symptoms until late na stage 2. Nasa stage 2 ka na, saka pa lang bababa yung hemoglobin. And saka mo pa lang makikita yung symptoms niya. So, yung ibang stages are subclinical. Wala pa silang symptoms. So, kapag walang symptoms, syempre, hindi sila magpapakonsult. And hindi nila malalaman na iron deficient na pala sila. Tsaka, ang routine test lang naman for
sa mga naglalab, 'di ba? Ay CBC lang. So kapag nag-CBC ka, hindi mo naman makikita kapag yung mga lower stages pa, since normal pa nga yung hemoglobin. Saan mo pa lang siya makikita? Kapag malala na, kapag may symptoms ka na, saka lang kasi bababa yung hemoglobin. Kaya yung iba, hindi sila nadadiagnose until late stage na ng iron deficiency, which is yung frank anemia na. Okay? So, saan naman common na nangyayari or nagkakaroon ng iron deficiency anemia sa mga menstruating women? Kasi meron syempre monthly loss of blood. Sa growing children din kasi, need nila ng mas madaming iron. Kasi lumalaki sila. Yung growth, kailangan kasi yan ng iron. Saan kailangan? Sa cytochromes. Yung cytochromes, kailangan yan ng iron for new cells. Sa myoglobin, for muscles, then yung hemoglobin for additional na RBCs kasi lumalaki nga siya. Kailangan niya ng mas maraming RBC. So, pag postmenopausal women naman at saka yung mga men, rare lang na makakita ka ng IDA. So, kapag nakakita ka ng decreased na iron levels dun sa mga ganitong patients, so postmenopausal women and men, suspect mo na merong gastrointestinal disease yung patient. Kasi wala naman na silang menstruation and hindi naman na nila kailangan ng additional na source or additional iron. Kasi normal naman yung diet. Okay? So kapag upon patient history, nalaman nyo na normal naman yung iron intake, ganyan-ganyan, suspect nyo na may gastrointestinal diseases. Next, yung soldiers and yung mga long-distance runners, susceptible din sa IDA, tsaka yung mga elderly individuals, and yung mga taong may parasitic infection. So, ano-ano yung mga parasite na nagkakos ng IDA? Hookworms. Anong hookworms? Yung Ancylostoma duodenale at tsaka yung Necator americanus. Sulat natin. A. duodenale. Tsaka yung Necator americanus. Then yung iba pang parasites such as yung Trichuris trichura, Schistosoma mansoni, and Schistosoma hematobium. Yun yung mga parasites na nagkakos ng IDA. Laboratory diagnosis naman, so for screening ng IDA, ang gagawin ay syempre CBC. Sa CBC result, makikita mo yung indices ay mababa, such as yung MCV, MCH, and MCHC. At the same time, mababa na yung hemoglobin, hematocrit, and RBC. And mataas yung RDW because of anisocytosis. Possible din na makakita ka sa smear ng target cells at saka ng elliptocytes. Pero itong dalawang to may be present but not particular para sa IDA. Ibig sabihin, hindi porket nakakita ka ng target cells at elliptocytes, ibig sabihin nun, may IDA na yung pasyente. So, walang characteristic na shape at saka walang predominant na shape makikita sa PBS. So, possible lang na makakita ka nitong mga to. Next is thrombocytosis, kapag yung IDA ang cause ay chronic bleeding. So, itong thrombocytosis, hindi rin siya diagnostic parameter. So, may or may not be seen kapag merong iron deficiency anemia. So, in summary, yung lab diagnosis ni IDA, isa siyang microcytic hypochromic anemia. Paano mo nasabi? Kasi microcytic, mababa yung MCV. Hypochromic, mababa din yung MCHC. So, elevated ang red cell distribution width and then walang consistent shape change. Unlike kapag, for example, nakakita ka ng sickle cell dun sa BBS, ibig sabihin nun, may sickle cell disease. Hindi ganun yung case dito sa IDA.
Okay? There is no consistent shape change. So, yan yung mga tests for screening. For diagnostic testing naman of IDA, you have to conduct iron studies. So, yung iron studies, ito yung backbone of diagnosis for iron deficiency. Again, iron studies or biochemical iron studies is the backbone of diagnosis for IDA. So, ito kasi yung nag-a-assess ng assess iron status of an individual. So, yung components ng iron studies, serum iron, TIBC, transferrin saturation, and then serum ferritin. Serum iron, this is the measure of the amount of iron bound to transferrin in the serum. TIBC, indirect measure of transferrin. Then, transferrin saturation, this is the formula, so iron divided by TIBC. Unit is percentage. And serum ferritin, surrogate for stainable bone marrow iron. Kasi di ba nga, invasive yung pag-collect ng bone marrow. So, instead of bone marrow specimen, pwede naman tayong kumuha na lang ng blood for serum ferritin. And so, for diagnosis, ang levels ng ferritin at iron ay decrease. So, meron siyang sideropenia. Transferrin ay increased. At ang absolute retics ay mababa. This means that there is diminished rate of effective erythropoiesis. Kapag naman minesure mo na yung hemoglobin content ng retics, mababa din. So, itong hemoglobin content of retics, ito yung sensitive indicator of iron deficiency anemia. Kasi within days, makikita mo na yung pagbaba ng levels. These are biochemical markers for iron deficiency, which is ito, itong apat. Hindi siya masyadong ginagawa kapag hindi anemic yung patient. Kaya hindi agad nadadiagnose yung mga patients eh. Kasi hindi mo naman to pinaperform kapag hindi siya anemic pa. Nakikita lang kapag malala na. Okay, ito po yung summary ng results. So, ito lang muna yung tingnan nyo. Yung iron deficiency anemia. So, mababa ang ferritin, mababa ang iron, mataas ang TIBC, mababa ang transferrin saturation. Yung FEP at CPP ay mataas. Ano yung FEP? Free erythrocyte protoporphyrin and zinc protoporphyrin. Bakit ito mataas? Kasi nag-accumulate sila. Walang iron na nagbabind sa kanilang dalawa. Next is STFR mataas. Hemoglobin content of retics is mababa. Kapag tinignan na yung bone marrow, wala siyang stainable iron and sideroblast in bone marrow ay wala. So, if you were to compare yung results for other conditions, and dito yung beta thalassemia minor, ACI, sideroblastic anemia, at lead poisoning. Next, ito na yung mga specialized tests for IDA. So, itong mga to, hindi siya commonly na ginagamit for diagnosis, pero important din siya for differential diagnosis ng mga similar conditions. So, yung una, FEP, ito yung sabi nga natin kanina, nag-accumulate sila kapag walang iron. Kasi saan ba dumidikit ang iron? Sa protoporphyrin. Then, yung ZPP, ganun din, zinc-related with FEP. Para silang increased. So, anong gamit na principle for testing FEP and ZPP? Fluorometry. So, these are assayed fluorometrically. STFR, assayed using immunoassay, and yung levels ay mag-i-increase.
Bone marrow assessment naman, kapag pinerform, wala kang makikitang stainable na iron. So, ito hindi din siya gaano ginagawa, lalo na kapag hindi naman complicated yung iron deficiency. Pero yung ano, iron staining, routine siyang ginagawa kapag kumuha ka ng bone marrow specimen. So, isasabay lang yung pag-stain ng iron. Kapag for other cases or for other causes ay kumuha ka ng bone marrow specimen. Sa assessment ng bone marrow, ang makikita mo ay nuclear cytoplasmic asynchrony. So, yung cytoplasm mo ay bluish. Yung cell membrane is irregular and shaggy. And shaggy. Yung last test naman is yung therapeutic trial of iron. Ito ay less invasive and less expensive. So, itong picture, ito yung sa bone marrow assessment. Itong mga to ay mga nucleated RBCs. Makikita nyo, yung cytoplasm niya is shaggy daw. Shaggy. And bluish yung color ng mismong cytoplasm niya. Okay, for treatment naman, syempre, kailangan mo munang i-treat yung underlying condition. For example, meron siyang hookworm, tumor, or ulcers. Kailangan mo munang i-treat yon para mawala din yung IDA. The next naman is dietary supplementation. So, syempre, kailangan mo makakuha ng iron through diet. So, pwedeng through oral supplements such as ferrous sulfate. Or yung oral bovine lactoferrin. Pero ito, pinag-aaralan pa lang. Yung oral bovine lactoferrin. Or iron intravenous administration. So, ito 3 to 4 months. Dapat mo siyang kinocontinue. And lastly is transfusion. So, magta-transfuse ka lang kapag yung hemoglobin level is dangerously low. So, it is also common to assume na yung IDA ay due to dietary deficiency. So, dapat after supplementation or dietary supplementation, makorrect mo na yung IDA. Kapag hindi pa rin nakorrect after adherence dun sa therapeutic regimen niya, isuspect mo na baka may loss of blood or continued occult loss of blood. O kaya naman, baka hindi niya talaga na-absorb yung iron. So, tapos na tayo sa iron deficiency anemia. Sa diagnosis, treatment, at saka characteristics. So, yung second naman na iron-restricted anemia is yung anemia of chronic inflammation. So, originally, tinawag siyang anemia of chronic disease. So, ang characteristic niya, there is sideropenia in the face of abundant iron stores. So, meron ka daw okay naman yung iron stores mo, pero mababa pa din yung iron levels. So, ito yung mga factors na nagko-contribute dun sa ACI. So, una, impaired ferrokinetics. So, impaired yung hepcidin at yung lactoferrin. Number 2, diminished yung erythropoiesis. And number 3, shortened yung RBC lifespan. So, review muna natin yung purpose ng hepcidin. Kadaan na ang purpose ni hepcidin ay pababain yung iron absorption. So, kapag na-detect nung katawan na decreased yung iron, okay, kapag nagde-decrease yung iron, ang gagawin niya ay pabababain niya din yung hepcidin. Hepcidin production. Para yung mga macrophage tsaka hepatocytes at yung organs ay mag-absorb. Absorption
absorption of iron. Kasi si hepcidin, saan ba siya nag-i-interfere? Kay ferroportin. Dito sa ferroportin, dito lumalabas yung iron. Ito yung pathway. Kapag hinaharang niya yan, hinaharang niya din yung absorption of iron. So, kapag naman, kapag mataas naman yung iron, anong gagawin ng katawan? Papataasin niya din yung hepcidin. Hepcidin para harangin yung ferroportin kung saan inaabsorb yung iron. Pag hinarang niya yung ferroportin, mababa na yung iron para makorek ito, itong pag-increase. Okay, so tandaan, si hepcidin, siya yung nag-i-interfere dun sa absorption. Kapag mataas si hepcidin, bababa yung iron. Kapag mababa si hepcidin, tataas yung iron absorption. So, okay na tayo dito. So, balik tayo dun sa factors na nagko-contribute dun sa ACI. So, nabanggit natin na merong tatlong factors. First one is yung iron. Impaired ferrokinetics. Number two, diminished erythropoiesis. Yung pangatlo ay yung shortened or busy lifespan. Dun sa unang cause, yung impaired ferrokinetics, pwedeng dalawang proteins yung affected. Yung hepcidin at lactoferrin. So, dun muna tayo sa hepcidin. Kapag may infection, malignancy, or autoimmune dysregulation, which causes yun nga, yung chronic inflammation, ang gagawin ni macrophage, magre-release ng interleukins or mga cytokines, which is yung interleukin 6. Ang effect ni interleukin 6 kay liver, siya yung magpapa-increase ng synthesis of hepcidin. So, mag-i-increase yung hepcidin. And kapag nag-increase yung hepcidin, bababa yung iron absorption. Bukod doon, si macrophage at hepatocytes na nagsustore ng iron ay hindi din nila mare-release yung iron na tinatago nila. Okay? Again, interleukin 6 mag-a-act sa liver para tumaas yung hepcidin production. Kapag mataas yung hepcidin production, ang effect nun is bababa yung iron absorption dun sa intestines and yung mga macrophages and hepatocytes containing iron ay hindi nila mare-release yung iron na hawak nila. Next, nun naman sa lactoferrin, so hindi naman siya mentioned dito, pero kapag merong infection at inflammation, yung neutrophil lactoferrin is released. Yung lactoferrin kasi nakikita yan sa neutrophils. So, i-release siya ng neutrophil and yung lactoferrin, mas mataas yung avidity niya for iron kesa dun sa transferrin. So, si iron ay magbabind kay lactoferrin instead of transferrin. So, this is to protect it from bacteria na gumagamit ng iron. Tsaka, para rin ma-protect siya dun sa phagocytes na kumukuha ng iron. So, bumababa yung levels din. Okay, so next naman, diminished erythropoiesis. So, paano nagkakaroon ng diminished erythropoiesis? Again, kapag may infection, malignancy, and autoimmune dysregulation, yung macrophages ay, at lymphocytes, magpo-produce ng mga cytokines. So, si macrophage, magre-release nito, interleukin 1 at tumor necrosis factor na alpha. Yan. So, galing yan sa macrophage. Yung INF gamma naman ay galing sa lymphocyte. So, itong mga to, this will impair proliferation. Impair proliferation of progenitor cells.
So, paano niya nai-impair yung proliferation of erythroid progenitor cells? Sa kidney, pinapababa niya yung production ng erythropoietin. So, ano bang purpose ni erythropoietin? To stimulate the synthesis of RBCs. Dito naman, sa bone marrow, pabababain niya yung erythropoiesis. Kaya, nadi-diminish or nasisira yung progenitor cells. Yung number 3 naman, shortened RBC lifespan, wala pa siyang clear na identification kung bakit nangyayari. So, again, ito yung tatlong factors that contribute to the development or formation of ACI or anemia of chronic inflammation. So, ang pinaka-common na cause dito sa tatlong ito ay yung impaired ferrokinetics. Sa laboratory diagnosis naman, merong mild anemia, 8 to 10 grams per deciliter ng hemoglobin. Then, usually, normocytic, normochromic yung anemia niya. Pero pag tumagal, nagiging microhypo na din. And meron din siyang leukocytosis and thrombocytosis due to inflammation present. Siyempre, yung iron at TIBC ay mababa and yung transferrin saturation is normal or low. Pero ang ferritin ay high. So, bakit tumataas si ferritin? Kasi isa siyang acute phase reactants. So, kapag merong inflammation, tataas talaga yung ferritin. Again, si ferritin ay isang acute phase reactant. That is why tumataas siya in the presence of inflammation. Next, hemoglobin content of reticulocyte is low and yung STFR is normal. So, ito yung flowchart for diagnosis. Kapag merong anemia, magkoconduct ka na ng test for inflammation and magkoconduct ng transferrin saturation na test. Kapag less than 16% ang transferrin saturation, kukonda ka ng ferritin. So, pag low yung ferritin, syempre, mababa yung iron stores. Merong iron deficiency anemia. Pero kapag normal yung ferritin, to differentiate kung merong ACI alone or yung ACI ay may kasamang iron deficiency anemia, magkoconduct ka ng STFR. So, kapag mataas yung STFR, greater than 2, meron siyang concurrent na iron deficiency anemia at anemia of chronic inflammation. Pero kapag mababa yung STFR, less than 1, ACI lang ang meron. So, ganun din kapag after ng serum ferritin, mataas naman yung levels, pero mababa yung transferrin saturation, ibig sabihin, yung pasyente ay merong anemia of chronic inflammation. So, treatment naman for ACI, therapeutic administration of erythropoietin, administration of iron, then control and alleviation of underlying conditions, and antihepcidin. So, under investigation pa lang siya yung antihepcidin. So, at present, ang best course of treatment ay ito. Treat mo muna kung ano yung cause ng inflammation para mawala din yung ACI. So, tapos na po tayo sa iron-restricted anemia. Again, dalawa yung classification ng iron-restricted anemia. Iron deficiency anemia at saka anemia of chronic inflammation. Sunod naman na disorder for iron kinetics is yung sideroblastic anemia. Meron din siyang dalawang types, acquired or hereditary. Kapag acquired, lead poisoning. Kapag porphyrias, those are hereditary conditions. Yung sideroblastic anemia, ang type niya is, microcytic hypochromic anemia. So, yung iron ay abundant dun sa bone marrow. Meron siyang abundant iron. And yung pag nag-bone marrow assessment ka, makikita mo dun sa Prussian blue staining na merong iron deposits in erythroblasts surrounding so meron siyang iron deposits dun sa paligid ng nucleus niya.
Ang tawag dito ay ringed sideroblasts. Ito po yung hallmark of sideroblastic anemia. Again, ringed sideroblast, this is the hallmark for sideroblastic anemia. Okay, ito yung itsura ng ringed sideroblast. So, paligid ng nucleus, meron kang makikita ang mga blue-blue. Yan. Itong mga blue, yan yung iron deposits. Nasustain siya using the Prussian blue staining. So, included in sideroblastic anemia, so dalawa nga yun, hereditary at acquired. So, pag acquired, ang common dito na i-discuss natin ngayon is yung lead poisoning. So, saan nakukuha yung lead? Sa paints at saka sa service pipes. Itong mga paints kasi dati na pinoproduce before 1970, meron siyang lead content. Okay, produced before 1970. Yung mga ginagawa nilang paint before ay merong lead. Yung sa ano naman, service pipes, kapag hindi na-treat gaano or improperly treated, drinking water. Okay? Syempre, dumadalo yun sa service pipes. Kapag hindi na-treat ng maigi yung drinking water, may iwan yung lead. Okay? So, may ingest din natin. So, itong lead poisoning, special concern siya sa mga bata kasi naka-affect siya sa CNS and sa hematologic system. So, yung, again, lead poisoning, nakaka-apekto yan sa central nervous system at saka sa hematologic system. So, ang effect niya sa bata, magkakaroon ng impaired mental development at saka sa hematologic system, magkakaroon ng anemia. Ang symptoms niya, meron peripheral neuropathy, pwedeng magkaroon ng cramping sa abdomen at saka vomiting and seizures. So, saan ba nakaka-apekto yung lead poisoning? So, nag-i-interfere siya dun sa porphyrin synthesis. So, ito yung flowchart ng porphyrin synthesis. So, si lead ay makaka-interfere dito sa part na to. Doon sa conversion ng ALA or aminolevulinic acid into porphobilinogen or PBG. Ang result nun, mag-accumulate si ALA. Accumulate. Okay? Kasi naka-interfere siya doon sa process ng pag-convert into PBG. So, hindi siya na-convert kaya may ipon yung ALA. So, saan pa? Dito din sa incorporation ng iron dun sa protoporphyrin 9. So, ang result niya, since hindi mapapagsama yung iron at saka yung protoporphyrin, mag-a-accumulate ito sa mitochondria. So, mag-a-accumulate yung iron at saka yung protoporphyrin. Again, saan nag-i-interfere si lead? Doon sa, number one, doon sa conversion of ALA into PBG. And then, doon sa conversion or incorporation of iron doon sa protoporphyrin 9. Ano yung mga mag-a-accumulate? ALA or aminolevulinic acid and iron at saka protoporphyrin. So, yung accumulated na ALA, pwede siyang ma-measure in urine. Yung accumulated protoporphyrin naman can be measurable sa extract ng RBCs as FEP or ZPP. So, clinical and laboratory findings, often na normocytic normochromic anemia yung meron dun sa pasyente. Pero pag chronic exposure to lead, pwede na ring maging microcytic hypochromic anemia. So, increased yung reticulocytes and then may kita nyo dun sa bone marrow na there is erythroid hyperplasia pero yung iba merong hypoplastic bone marrow.
So, kaya naka-bold yung base of Felix Stippling dyan kasi ito yung classic finding. Classic finding associated with lead toxicity. Again, si base of Felix Stippling, yan yung classic finding associated with lead toxicity. So, bakit ba siya nagkakaroon ng base of Felix Stippling? Si lead kasi, nag-i-inhibit yan ng pyrimidine 5 nucleotidase. So, ito yung enzyme na involved dun sa breakdown ng RNA. Again, si pyrimidine 5 nucleotidase ay involved dun sa breakdown of RNA dun sa reticulocytes. So, walang nagde-degrade, walang nagbe-breakdown nung RNA sa retics, kaya nagpo-form siya ng basophilic stippling. Okay, nagde-aggregate yung mga hindi na-degrade. So, basophilic stippling, hindi naman siya pathognomonic na finding, pero expected mo na makita ka ng basophilic stippling kapag merong lead poisoning. And ang treatment for lead poisoning is removal or drug or toxin na nagkukos nga nito, tsaka yung calcium disodium edetate or yung ito, yung formula, o kaya dimercaprol. So, ito yung nagkakalate dun sa lead na present sa katawan para ma-excrete mo siya sa urine. So, another cause of sideroblastic anemia is yung mga porphyrias nga. Yung porphyrias ay hereditary. So, paano nagkakaroon ng porphyrias? Kapag kasi yung enzyme dun sa heme synthesis ay nawawala, yung mga products from earlier stages of pathway, yun yung mga nag-accumulate. Yung mga excess na protoporphyrin, nagli-leak yun galing dun sa cells. Kapag namamatay yung cell na yun. Tapos, yun yung na-excrete dun sa urine at saka feces, which allows the diagnosis. So, pwede rin naman na instead of excretion, nag-accumulate sila sa tissues. So, yun yung mga, yung accumulation, yun yung nagko-cause ng mga symptoms like photosensitivity and burns. So, ito yung mga common na nagko-cause ng mga symptoms. Itong tatlong porphyrias na to. Yung CEP, congenital erythropoietic porphyria, erythropoietic protoporphyria, at saka X-linked erythropoietic protoporphyria or XLEPP. For CEP, ang enzyme affected is uroporphyrinogen 3 synthase. Sa EPP naman, ferrochelatase, and yung sa XLEPP, ALA synthase 2. So, since inherited nga siya, merong mutation dun sa gene. Ito yung UROS, FEG, and ALAS2. So, lahat sila merong feature na photosensitivity. So, kapag na-expose siya sa sunlight, magkakaroon ng burns dun sa skin. For lab features naman, sa confirmatory test, enzyme affected is uroporphyrinogen 3 synthase. So, bababa yung activity ng uroporphyrinogen 3 synthase. Ganun din dun sa ferrochelatase kasi affected nga yung enzyme na ferrochelatase. And dito naman, magkakaroon ng gain of function yung ALA synthase 2. Kaya tataas yung ALA synthase activity. So, kung babalikan natin to dito sa table ng heme synthesis, ay dun sa illustration ng heme synthesis, kay CEP daw, ang affected na enzyme is uroporphyrinogen 3 synthase. Uroporphyrinogen 3 synthase. So, sa red cell at saka sa urine, mag-i-increase yung uroporphyrin kasi nag-a-accumulate yung uroporphyrinogen dito. Kasi hindi nga siya na nako-convert into uroporphyrinogen 3. Wala kasi yung enzyme na nag-i-initiate ng conversion. So, ito yung CEP. Doon naman sa EPP or erythropoietic protoporphyria, ang affected na enzyme is yung ferrochelatase. Saan ba kasali yung ferrochelatase? Dito. Sa conversion ng protoporphyrin, sa introduction ng iron dun sa protoporphyrin para maging heme. So,
So, yun yung ginagawa ng ferrochelatase. So, kapag walang ferrochelatase, syempre, ang mag-a-accumulate ay yung bago yun, yung protoporphyrin 9. So, dun sa RBC at urine, makikita mo na increased yung protoporphyrin. So, ito ay EPP. Okay? Okay. Ayan. So, increased yung uroporphyrin kapag CEP and dun sa EPP, increased yung protoporphyrin. Dito naman sa XLEPP, yan. Sa red cell, increased yung protoporphyrin. Pero the rest ay normal. So, okay na rin tayo sa sideroblastic anemias. Next naman na disorder of iron kinetics ay ito, iron overload. So, from the word itself, ito naman, hindi siya deficient. Nag-accumulate naman yung iron sa katawan. So, yung rate mo ng iron acquisition, yung pagkuha mo ng iron, na-exceed niya yung rate of loss, okay? Which is 1 milligram lang per day. Sobra-sobra yung iron na meron ka, kaya meron kang iron overload. So, meron siyang tatlong types, pwedeng acquired due to repeated transfusion. Repeated transfusion kasi, ito yung mga treatment sa ibang conditions such as yung sickle cell disease at saka beta thalassemia. So, pwede kang magkaroon ng iron overload. Next, secondary to chronic anemia, such as yung hereditary hemolytic anemias. Itong mga hereditary anemias ay hereditary hemolytic anemias kasi nagde-develop siya ng compensatory erythroid hyperplasia. So, yung mga erythroblast na nasa bone marrow, ginagawa niya, dinadown-regulate niya yung hepcidin. Paano niya dinadown-regulate yung hepcidin? Through the formation of erythroferrone. Okay? Kapag increase yung erythroferrone, bababa yung hepcidin. Saan ulit nangyayari? Kapag mababa yung hepcidin, tataas yung iron absorption. Kasi inversely proportional yung effect ng hepcidin kay iron absorption. Kapag mababa siya, tataas yung iron absorption. Kaya nagkakaroon ng iron overload. Next, cause is pwedeng hereditary hemochromatosis. Ibig sabihin, merong mga mutations sa mga genes such as yung HFE, HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1 at FTH1. So, ito yung summary ng mga mutations na nagkakause ng hereditary hemochromatosis. Ang most common dito ay yung mutations dun sa HFE gene. Yan. So, listed na din yung types ng hemochromatosis. So, type 1, 2A, 2B, 3, 4, and 5. So, iba-iba yung affected gene. HFE, HFE2, HAMP, TFR2, SLC, at FTH. And, syempre, iba yung gene, iba din yung mutated na protein. So, dito, hemochromatosis protein, hemojuvelin, hepcidin, transferrin receptor protein 2, SLC, at saka yung ferritin heavy chain. So, andito na rin yung functions ng each protein na merong mutation and onset of symptoms at saka inheritance patterns. Okay, so next, yung pathogenesis naman. So, paano ba siya nagkakos ng sakit? Si iron, kapag na-absorb, yung iba ay nasa-store as ferritin. Kapag sobra na, yung iba ay nagiging hemosiderin. So, kapag na-exhaust na yung capacity to store iron as hemosiderin, ang mangyayari, si ferrous iron ay masustore sa mga cells, sa loob ng cells, intracellularly. And in the presence of oxygen, mau-oxidize yung iron. Mag-i-initiate siya ng formation ng superoxide at saka free radicals. So, alam naman natin na toxic, parehas yan.
sa mga cells, si superoxide at saka free radicals. So, saan siya makakaapekto? Sa cell membranes, sa mitochondrial membrane, mitochondrial, nuclear, at lysosomal. So, ito yung mga sisirain niya, which will lead to cell death. So, affects cell membranes, mitochondrial, nuclear, and lysosomal membranes. So, yung mga tissues na most affected dito sa condition na to, tissues affected, number one, yung skin. Kaya yung skin na mga merong iron overload ay nagiging gold. Number two, liver. So, magkakaroon ng cirrhosis-induced jaundice. Number three, sa pancreas. Nasisira niya din yung pancreas resulting to DM. Ano yung DM? Diabetes mellitus. Kaya ang tawag dun sa true hemochromatosis, ang characteristic niya is bronzed diabetes. Number four, may effect din yan sa, effect din yan sa heart. Causing congestive heart failure. Yan. So again, tissues affected, yung skin, liver, pancreas, and heart. Yung laboratory diagnosis naman for hemochromatosis serves for purpose. Pwede siyang pang-screen dun sa condition, pang-diagnose kung meron na bang organ damage na nangyayari, kung pinpoint kung anong mutation yung meron, at saka pang-monitor ng treatment. So, ito yung mga ginagawang test for diagnosis, yung transferrin saturation mag-i-increase, ferritin increase kasi nga iron overload. And abnormal yung liver function test, such as yung ALT, which is increased, and yung albumin ay decreased. May mga individuals na may undiagnosed hereditary hemochromatosis, nalalaman lang nila na meron na palang iron overload kapag nagpunta sila sa doktor due to organ dysfunctions. Kasi nakaka-experience na sila ng mga physical complaints. Kunwari, abdominal pain, ganun. Yun yung pinupunta nila sa doktor. Yun pala, meron na silang iron overload. So, yung nagde-determine ng degree of organ damage, yung liver biopsy. So, i-sustain mo din yun with iron staining. Tapos, makikita mo kung gaano na kalala yung organ damage. Yung treatment naman, so pre-treatment muna for underlying conditions and therapeutic phlebotomy. Itong mga to, kinukuha lang sila ng dugo every week. So, 500 ml ng dugo every week. This will be maintained about every 3 months or for life. So, maintenance na sila. So, depende pa rin yun sa levels ng CBC, sa hemoglobin, RBC, kung gaano kadalas kukunan siya ng dugo. So, deferoxamine, yan, yung types ng iron chelating drugs, ito yun, deferoxamine, na-administer siya with an infusion pump. So, matagal to, 8 to 12 hours, siyang ini-infuse. Okay, so that is all for the disorders of iron kinetics and heme metabolism. Thank you.